Good morning, mga brad. Welcome sa aking channel. Ito po, papasok na po tayo ulit sa trabaho. So, iiwan muna po natin si 650. Si Bod 650 na adventure. Yan. Pero siyempre, kukumutan natin yan. Kailangan po ng mga motor ang alaga. Saka siyempre dahil berna, malamig na rin. Kahit ganyan din di ba? Yan. Ang gagamitin po natin ngayon is si Aerox. Yan, siya po yung gagamitin natin ngayon. Kasi kailangan po ng kaya naiwan nito. So, yung ginamit ng bata yung sasakyan, ayan. Wala po yung sasakyan natin. Siya po yung ginamit ng bata yung anak ko. Kailangan po kasi daw nila kasi magdidepend yata sila ng thesis mamaya sa school. Marami siyang gamit, daladalang para pernalya para sa depend ng thesis, kaya ginamit siya sakyan. Yan guys, no, kung napansin nyo, medyo maaga tayo ng konti ngayon. Papagawa ko yung relo ko. Actually, papagawa ko ulit. Sabi kasi ni Manong, magaling siya eh. Pinagawa ko po yun nung Sabado, brad. Ayan. Ha, secret yun. Kaya tinanggal ko ulit yung helmet ko. Malupit na secret yun, mga brad. Siyempre, as expected, walang gas. Konti na lang yung gas nyo. Yan o. Nag-blink na mga brad. Yan. Diba? O. Napaka dali. Naiwan ko yung
Ayan. Nakalimutan ko yung isang cellphone ko. Ayan, katulad na nasabi ko, wala tayong gas. Diba? Galing. Oo. Kagabi, pinagas natin yung sasakyan. Ha! Gagamitin pala ng anak ko kinabukasan. Oo, diba? Oo. Ngayon, gagamitin ko to ngayon, papagas ko. Ay naku, pagka sinwerte-swerte tayo, gagamitin niya nun, bagong gas. O, di ba? Ano, taga-gas. Magulang eh. Hindi, estudyante pa lang yun. Ayun, medyo maaga tayo ngayon, mga Brad. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, pupunta muna tayo ng Eptaniedo. Papagawa ko yung... Hindi pala papagawa. Ibabalik ko yung relo na pinagawa. Pinagawa ako nung Sabado. Ang unang araw eh, nalilit lang siya na 1 minuto. Ayos pa yun eh. Ano-ano, oras na. 6 na oras na late. Ito, sinundan ko yun. Di pagpasok ko, half day na ako. Kaya, ibabalik ko kay Manong. Sabi niya, may 1 year warranty daw siya. Kaya parang nararamdaman ko na to. 1 taon kami madalas magkita ni Manong. Ah. Huwag naman sana. Tagal na akong di nakakapunta ng Eptaniedo namin, mga Brad. Kasi nga, hindi na ako inaabot dun sa pagpunta sa opisina. Tapos, hindi naman din ako palibot. Kaya hindi na ako nagagawa banda dun. Lalo pa man din sa trabaho natin, sa trabaho ko. Isang araw lang yung off mo. Diba? Lang may isang araw na lang nga yung off mo, libot ka pa ng libot. Manong, oh. Mga cellphone, nakala mo, totoong may katext. Tapos, abangan nyo yung susunod na video ko niyan, mga Brad. Ipapakondisyon ko yung panggilid nito kay Master Pipoy. Kaibigan natin na mekaniko yon. Isa din magaling na mekaniko yon, mga Brad. Habang ginagawa niya yung motor mo, marunong ka magdasal, magdasal ka na. Hindi, magaling yun. Hindi ko alam, magaling ba yun o sobrang madali lang akong magtiwala sa tao. Hindi, matagal ko nakasama yun. Magaling na mekaniko, tapos ani siya. Hindi ka tawag doon sa sarapang pa kasi tatapakin na yun. Katagalog, siguro ganun din siya, tatagain. Hindi ka tatagain lang. Kung ano yung sira ng motor mo, mga Brad, yun lang. Misan nga, kung kaya niyang paraanan, eh, pinaparaanan niya. Ganun. Ganun ka katigas yun, yung kaibigan natin na mekaniko na yun. Sa Sabado, mga Brad, nakikilala niya siya. Iyano ko, papakondisyon ko yung panggilid niya. Gusto ko kasi yung ano, Bada 120. Okay. Maingat tayo magmaneho, mga Brad.
Tapos na tayo sa ganyan. Wala na yung takbong ano, alam yung takbong natatay ka, gano'n. Kaya madalas takbuhan natin, takbuhang kung pag mabilis, takbuhang natatay. Pagka ganito, takbuhang hindi pa kumain. Ganun na lang, chill na. Ito yung Aerox na nabili natin ng isa. Kaya lang, na gano'n siya, nagka-drag. Ayan o, yung takbong ganyan pa lang. Ayan o, 42. May dragging na siya. Kaya, tinanong ko doon sa mekaniko, sabi niya, panggilid daw. Kaya, dadalhin natin siya sa Sabado. Sa Kapas pa natin dadalhin. Meron naman mga malalapit na mekaniko, kaya lang tropa kasi yun mga brad. Ay, siya nga pala, nagpapa shout out pala si shout out tol Rogelio Pabros Jr. Ha, in short the Junior, si Tol Rods. Yan, magiting nating subscriber, islas kaibigan, islas dating katrabaho, islas kapatid sa pananampalataya. Yan, napakabait din na kaibigan yan, Tol Rod. Shout out sa iyo, Tol. Salamat. Ha? Parang nararamdaman ko na yung ano, ah, yung alam mo yon, yung may nag-comment pa shoutout po. Ilang yan? Yeah. Dati naririnig ko lang yun, yung ano, si mama ko nung buhay pa yan, madalas kong marinig yan, yung shout niya, hindi shoutout, yung shout niya. Utusang ka, sisigawang ka, yun. Yun, nung bata ko, madalas kong, ano yun, paranasan. Oo, ngayon, di ba? Ah, pa-shout out, di ba? Kala mo, totoo na. Diba? Hindi, salamat sa iyo, Tol Rods. Ngayon, shout out kay Rods. Pabros. Hindi ko alam kung ba't siya nagpapa-shoutout, kung may channel ba siya? O nagpapa-shoutout lang? Eh pag nakita ko to, personal, sisigawan ko siya para ma-feel niya talaga na sinyoutout ko siya. Brad ko yun, ah. Hindi akong binati. Hindi niya ako nakilaan na. Anong tawag dito? Baba pala yung visor ko na tin, tapos nakabonet ako. Mabait yan yung mga brads natin. Shout out din kay ano, kay Tol Angelo Pabros. Ay, Tol Angelo Lumadi pala. Yan. Hindi ano, ha, baka mamaya iba yung marinig nyo, eh, Lumabi, ha, hindi Malibi, alam ko na yung iniisip nyo, eh, Angelo Lumabi yun. Kaibigan din natin yun, papa shoutout din. Yan, haba din na ito, pero mas malayo pa ito kesa sa papasok ako sa opisina. Kaya lang, sayang kasi yung relo. Kamalang binayad ko dun. Hindi ko ibabalik. Diba? Pero pagka
Kasi ginagawa ko yun. 450 eh. Oh, walang tawad-tawad yun. Eh baka mamaya, makaka-benting balik ako. Matodoblo na yung 450 ko sa kakagas ko. Diba? Ano, tanong ko nga mabuti sa kanya. Oh, sinabi niya, 1 year warranty. Pabalik-balik ako doon, di nagas lang ako. Ito ang diwa ng tarlak, mga brad. Maganda ang tarlak. Pagka nadaan kayo dito, maraming pasyalan dito. Merong nandito yung monasteryo na tinatawag. Gayang po ang TSU. Tarlac State University. Yan. Hindi ako dyan gumraduate. Alam mo naman yung labanan natin. Hindi pang university. Pang ano lang. Pang maliitan lang yung ano natin. Kumbaga sa sabong eh, pang bularit kanila, yung tatlong bitaw lang tapos na sabong. Hindi tayo pwede sa university, Brad. Sino, nag-aaral ako, short quiz lang, buwabagsak ako eh, kaya hindi tayo pwede dyan. Yan, ang magic star, oh. Yun, oh. Unlimited rice, inasal kayo dyan. Jollibee, bida ang lahat. Pan Nation, ano yan? Cindy's, the place to be, ha? Jelixy, Beach Up, Precision Quality. Yan, ha? Pinang po-promote ko kayo. Huwag kayong gaganyan-ganyan. Ayan po. Yan. Huwag na natin ano yan. Tabla tayo dyan. Computer Zone Enterprises, Imperial Appliances, KFC. Tutang yun, ah. Sabi ko na sa inyo, pag hindi ako masenso dito, alam nyo na kung saan nyo ako dadalawin, ha? At siyempre, hindi rin naman akong kalimutan. Sakura Med, Konakor. Yun, oh. Ha? Yun, ako, kung sisigaw yung police station. At ito na po yung pinakamagandang munisipyo. Yan. Hello po kay Ma'am Mayor Christy Angeles. Yan, kay Madam. Kung pala ko, sponsored by KFC. FC lang pala. Ito nila. Palawan po siya! Oh. Guard! Makaya ko si Guard, oh. Kala mo, work, 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 eh. Ha? Eat all you can. Pero wala ka nang maikit dyan. Grabe mo. Soyos! Barber shop! Oh, di ba? Yung, oh, yan, oh. Feel health. Ah, hindi. Wala yan. Sa gobyerno yan, Brad. Kahit hindi mo i-promote yan. Paseo. Di ba? Yan. Ano yung paseo? Pasyo. Signa Bank. Hindi Signa Bank yan, ha? Signa Bank. Kasi ano ko sasabihin nyo, kala nyo, Signa Bank yan eh. Hindi, Signa Bank yan. Ano yan? Galing sa salita na Santa Ignacia. Santa Ignacia Bank yata nagsimula yan. Kaya, Signa Bank. Kasi ako nung una, kala ko, Signa Bank eh, di ba? Ganyan ang spelling. Nilito niya ako eh. Ayun eh, Porak Bank. Taps to go. Hirap na sitwasyon natin, Brad. Uy.
traffic. Buti nang, yan ang lang masarap sa scooter, no, Brad? Yung kahit traffic, chill-chill ka lang. Hindi ka tulad pag may cambio. Pagka ganito, maririnde ka na, nakakambyo. Kung sasakyan, okay lang. Tapos, matik pa. Ah, good job. Ah. Oh. Si sir. Oh. So, oh. Padaan nyo kami. Yung mga sir natin na poso, mga magigitig. NLK MCMP yan. Kasi yan sa sikat na dito sa Tarlac na gumagawa ng scooter, kabran. Butoys, Ajong. Okay, yun, parang ano lang ha? Ano mo yun? Pearlis Flower Shop. Ah hindi, mabanggit ko yung Pearlis Flower Shop na yun mga brad. Ah, nung magkaisip ako, meron na yan. Nakamulatan ko na. Yan. Nakamulatan ko na yan. Meron na yan, flower shop na yan. Isipin mo kung 25 years old ako ngayon. Sabihin mo na nagkaisip ako ng 3 months old ako. Ay, ganun ako eh. Alam mo yun? Actually, nung 2 months old pa lang ako, kako na sa inyo. Gumagamit na ako ng calculator. Para nyo pa, yan. Nung nagkaisip ako, meron na yon. Yung flower shop na yun. Pearlis Flower Shop. Yun yung ano, yung nakasikat na flower shop. Mura. Yung mga bouquet yan. Para sa mga mahal nyo. Para sa mga gusto nyong lokohin. Yan. Oh, tangina. Pacifica Agrivet Supplies. Yeah. ML Quarta Padala. Gantina mo, Brad. Baba. Aba? Nakilala ko may-ari doon ah. Eurotex Foam. Bilderiga. Wang Ming Chong. Mahirap ka, Brad. Atik na yung pupunta natin si Manu. Isa shout out ko din siya. Siyempre, ganyan tayo at hindi. Shout out natin siya. Yung pagbaba ko, shout out na kagad. Ano ba? Matira na naman! Ganun ang gagawin mo. At least, sinout out ko siya, di ba? So, yung sabihin din siya sinout out. Ikot-ikot lang tayo. Pwede malapit lang. Nakita ko na siya, pero wala pa akong nakita para daan. Tayo. Tayo nahihirapan. Ayan, hindi na kami. Ayan. Sari ko. Mamaya ulit ha. Ah, Brad. Salamat. Ayun. Naibigay na natin siya kay Manong. O tayo, nakala ko nakalak. Nakabara pala. Sabi niya, obserbahan niya muna. Iniwang ko na. So, balikan ko na lang siya. Siguro 1 week, ganun. Kaya sa Sabado, balikan ko na lang siya. Para obserbahan daw niya. Ewan ko kung i-dextrose ba niya. Obserbahan daw eh. Eh, kung ano kasi, sa akin naminto siya kagad eh. Kesa naman ibalik-balik ko siya. Diba? O baka mamaya balik ka ako ng balik eh. Yung alaga ng pagbabalik-balik ko eh. Makakabili na ulit ako ng rig. Kaya, iniwan natin siya mga brad. Siyempre. Marami tayo rin, look. Diba? Kasi naman tayo small time. Tawag doon, big time. Kaya nga malaking relo ko, big time. Big time tayo. Yun.
Dito na rin tayo dadaan. Siyempre, papasok na opisina. Maiksi na lang yung biyahe natin, mga brad. Mga nasa 5 minutes na lang. Wala man akong maisi-share sa inyo eh. Kahit konting kwentuhan lang para hindi kayo mainip. Actually, hindi yung para hindi kayo mainip. Para hindi ako mainip, bibigyan ko lang kayo ng mga ano bang tawag pagkagano. Konting kaalaman regarding sa course ko. Yan, sa natapos ko. Yun. May mga nanguhuli. Pinagbilit-bit na brad. Nalaglag pa yung helmet. Tononoy. Yung nanguhuli ka lang, magbabayad ka pa ng helmet. Yung mga brad, sa course ko, napag-aaralan namin yan. Yung mga puno, mga gubat, yan. Yan ang course ko eh, kakaiba. Alam nyo ba yung mga, yan, yung mga puno? Ayan, napakahalaga sa buhay natin. Siyempre, sigurado, basic naman yan. Diba? Alam nyo naman yan. Yung puno kailangan natin. Pero yung talagang process niya, siyempre marami sa atin hindi naman din alam niya. Katulad yung tayo, yung araw-araw na hilingan natin, diba? Alam natin na kailangan natin ng oxygen. Alam din natin na yung source ng oxygen natin, isa yan, yan. Puno. Alam nyo mga brad, yung inhale natin, di ba inhale tayo, no? Yung papasok, pa-inhale, yan, oxygen yan. Oxygen. Yan yung nandyan sa air. Galing sa puno, sariwang hangin. Kaya kung naririnig niyo yung kasabihan, di ba? Sariwang hangin, sabi. Pagka nang galing sa puno, yan, oxygen yan. Pag in-inhale natin yan, pasok si oxygen sa katawan natin. Paprocess niya, ha? Pupunta sa lungs natin, ibubuga ngayon niya. Pagkabuga niya, exhale. Tama. Palabas na hininga. Yung palabas na hininga, yun yung carbon dioxide na kailangan naman ni puno. Yan. Hindi naman mabubuhay ang mga puno kung walang carbon dioxide. Although, kailangan din naman nila ng oxygen, pero hindi sila mabubuhay ng walang carbon dioxide. Ang carbon dioxide kasi mga brad, isa sa elemento na kailangan ng puno para maiprocess niya yung pagkain niya. Ayan! Pang malupit ang paliwanag yan. Pucha, pag hindi niyo pa naiintindihan yun, baka na kayo sa Google. Diba? De, yan yan. Hindi ko nasasabihin kung ano yung process na yun. Alam nyo na yun, siyempre. Yun yun. Kailangan na pag nag-exhale tayo, si puno naman ang may kailangan doon na carbon dioxide. Lahat ng lumalabas na hangin sa atin, hindi. Ultimo yung utot natin. Yan. Basta papalabas, from oxygen na i-process yan ng carbon dioxide. Yan ang si puno. Alam nyo, isa pang tulong ni puno sa atin. Hindi lang para mabuhay ang mga tao dahil sa oxygen. Alam nyo ba yung mga puno, nakakapag-hold yan ng tubig. Hundreds of liters, thousands of liters of water na i-hold niya. So, di ba, ibig sabihin,
lalo na sa bundok, kung walang puno, di ba, kaya nagkakaroon tayo ng flash flood na tinatawag, kasi wala nang nag-hold ng tubig eh. Kaya bumubulusok yan pababa. Pagka umulan sa bundok, kahalip na yung parang nabibiligan yung puno. Pag walang puno, yan, dire-diretso yan sa baba, mga brad. Yan ang flash flood. Kaya kung titingnan mo, mga brad, ang flash flood, kung titingnan nyo ha, hindi yan gawa ng ulan. Di ba? Gawa yan ng tao. Mga irresponsabling tao na pumuputol ng kahoy sa kagubatan. Mga illegal naman. May mga legal naman kasi na mga illegal lagi na tinatawag. Yan ang naidudulot yan. Kaya kung titingnan mo, yung mga iba, sisisihin pa yung kalikasan. Kasi ulan ng ulan eh, yan tuloy bumaha, hindi. Sapat ang punong kahoy natin sa gubat, sa bundok, sa bulubundukin natin. Para i-hold yung water na yan, yung tubig na yan, tubig ulan na yan. Sapat yan, actually, kulang pa yan eh. Diba? Kaya lang dahil nga putol-putol, isipin mo nga naman kung ang isang puno kayang mag-hold ng 1,000 liters. Diba? Isang puno lang yon. Diba? Eh kung pumutol ka ng 1,000 na puno, 1 million liters. Tama ba? 1,000 na 1,000. 1 million liters. Isipin mo. Babagsak yon sa atin, 1 million liter. So, sa 1,000 puno lang yun, ha? Diba? Kaya nga sabi ko nga, napaka-importante ng puno. Ganon din yung, ano, di ba may nakikita tayong bundok na puro puro puno. Meron din kasing bundok na puro damo. Yun yung tinatawag nila sa amin na grassland. Yun. Yung grassland din eh, napaka-importante din. Nag-hold din ng tubig yan na napakarami. Thousands of liters ang ino-hold na tubig. Kaya nga, di ba, yung kasabihan nga namin, pag kumain ka ng hamburger, brad. Parang sa amin yun ha, sa course namin. Pagka kumain ka ng hamburger, nakapag-save ka daw ng ano, nakapag-save ka daw ng isang hektaryang grassland. Kasi nga naman, hindi ka naman makakain ng hamburger nang hindi sila kakatay ng isang baka, di ba? Ganun. So, kaya nga sabi ko nga, napakalaking tulong niya. Tapos yung huli, Brad, mga Brads, no? Marami. Sigurado sa inyo na hindi nakakaalam nito. Madalas nyo marinig ito eh, yung kamagong. Tama? Madalas nyo marinig yan. Actually, di ba may pinikula pang ano, may pinikula pang kamagong, no? Pero yung kamagong na yun, hindi ko na naabutan yun. Matanda na kaya ang pinikula yun. Nakwento na lang sa akin yun. Kasi mga tito ko pa nagkukwento doon. Hindi ko pa naabutan yun. Ayan, yung kamagong na ano na yon na kahoy, walang nakakaalam doon. Di ba? Ah, marami ang hindi nakakaalam, ako pala. Idali ah. Ito number one na ito, 5K lang. Napakahirap. Yan, mamaya ka na. Maaga pa. Ayun, yung kabagong na yan, sabi ko nga,
marami sa atin ang ano, hindi nakakaalam niya kung anong itsura ng puno niyan. Diba? Kasi madalas pinagmamalaki yan eh. Napakatibay na puno ng kamagong. Napakaganda ng kahoy ng kamagong. Pero i-reveal ko na sa inyo, mga brads. Ang kamagong ay ang puno ng mabolo. Yan, di ba? Kapag ang itinuro sa'yo, yung ano niya, yung sanga niya, yung kahoy niya, ang tawag doon, kamagong. Pero pag ang itinuro, yung bunga niya, anong puno ito, kanya, ang tawag doon, mga brad, mabolo. Yan. Ano pang ibang tawag sa mabolo? Hindi ko alam ang English niya. Basta, yon mabolo. Common name naman yon sa atin, mabolo. Ganun ulit tayo. Maraming salamat sa pakikinig, mga brad. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli. Salamat.